Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Ngayon po, ang huhulaan natin ay ang pag-ibig ng Pisces sa buwan ng November. Okay, mag-ritual lang po ako ha. Okay, thank you po. Ito pong dalawang card ang gagamitin po natin ha. Tapos, spread ko po sila, hati sila dito. Okay? Balasahin ko lang po muna ha. Okay, reading po to ng Pisces. Pag-ibig ng Pisces sa buwan ng November. Okay, ang Pisces ay February 19 hanggang March 20 po, ano. Ano, tumatama ba sa camera yung ano ko? Okay, susunod naman itong tarot rider tarot card. Okay, ang element ng Pisces ay water, and then ang nagrurule ng sa Pisces ay ang Neptune at ang Jupiter. Ay sorry po ha, yung aking heater eh nag sumisigaw yung timer. Pasensya na po kasi maginaw na po dito sa Japan eh. So naglalagay na po ako ng heater, lalo na po yung sa parte ng sa kwarto ng aking ibon. Kasi maginaw na. Lalo na sa madaling araw, maginaw po. Pasensya na po ha. Maingay po yung aking timer. Okay. Nakakita ba sa camera yung ano ko? Okay. Ito po ang card natin. Card ng Pisces. Ganyan na ba? Okay. Pipick upin ko lang po yung energy ng Pisces. Ano? Okay, sandali lang po. Kung ilang card na lang po yung lumabas, yun na lang po yung spread ko. And then, babasahin ko po yung overall na energy na mapipick up ko po. Ano. So, ito po is para sa pag-ibig ng Pisces. Okay, so, energy, no? Ito po, ano, dalawang Ace of Wands ang nakakita ko po dito na reverse at upright. And then, dalawang Hangman ang nakakita ko. Isang upright at isang reverse. And then, Five of Wands, isang reverse at upright. Okay? So, okay, babasahin ko po sa inyo yung pinaka-energy nito, no? Pero mukhang mabigat kasi ito, no? So, unahin ko muna yung medyo magandang energy na nababasa ko, ano? Okay, unahin ko yung sa mga single, ano? Okay, dun sa mga single, so, kung meron na kayong prospect na guys, o kaya yung babae, lalaki, ano? Meron kayong prospect, so, maigi siguro na mag-approach na kayo sa kanila. Ligawan nyo sila, or kausapin nyo, makipagkaibigan kayo, no? So, kumilos na kayo dahil ito ang magandang timing para sa inyo, no? Month of November. Okay? Para sa mga Pisces, ano, masasabi ko dito, malaking pagkakataon para sa inyo ang pag-ibig, ano, sa darating na magmula sa November 22, hanggang December 16. Dahil ang Venus ay dadaan sa konstelasyon. Ang bituin ng, hindi ko lang kung maintindihan niya sa sinasabi ko, ano. Pero, okay, ibahin na lang natin yung ano. Baka hindi niyo maintindihan yung iaano ko sa inyo. So, Pisces, magandang buwan ito, no, para sa iyo. Tandaan mo, ha. November 22 hanggang December 16.
maganda para sa iyo ang buwan na yan, ang mga araw, yung mga linggong yan. At bukod dyan, ano, Pisces, sa tingin ko, sa puntong, sa ang tawag dyan, sa, ano ba tawag ko, sa araw na yan, ano, sa mga panahon na yan, yung kagandahan mo is kaakit-akit ka. Ano ba, ang lalim ng Tagalog, kaakit-akit. Siguro masasabi mo, bakit normal lang naman yung dati mong yung makeup or kung ikaw lalaki, yung pag-aayos. Kahit na yung fashion mo, no, o yung pag-aayos mo is walang pinagbago, pero sa tingin ng ibang tao, very charming ka, very attractive ka. Okay? Lalakas ang iyong sex appeal. Okay? So, katulad ng sabi ko kanina, kung meron kayong prospect, ligawan nyo na, mag-approach kayo, kung kayo naman ay babae, magpapansin na kayo na, kumbaga, handa na kayong magpaligaw, okay? Mag-appeal na kayo ng ganong klaseng, ano, no, kilos, okay? So, yung iba naman, sa mga bandang November 10, 25, kung meron kayong mga ina-admire na, halimbawa, sa social network lang, ano? Sabawa sa Facebook, mga nakakita yung ganyan, ano? Bakit hindi po kayo makapagkaibigan, ano? Okay? Simulan nyo sa pagkikaibigan. Okay? And then, yung iba naman, na maghanap din kayo ng kaibigan nyo sa eskwelahan, sa opisina. Okay? At ipakita nyo kung talagang type nyo yung tao, ipakita nyo yung feelings nyo. And then, kung meron naman sa inyo na merong yung single, may boyfriend na kayo, no? Ipaalam nyo sa boyfriend nyo or sa girlfriend nyo yung tunay nyong feelings, okay? Kung gusto nyo mag-level up yung relationship nyo, medyo ipakita nyo na, no? Na gusto nyo mag-level up yung inyong situation, yung relationship. So, pag nag-level up po yan, may tendency by next year ng mga May, June, July, baka mauwi po kayo sa kasalan. Okay? So, yun po. Ipakita nyo sa inyong boyfriend, girlfriend na ganun po ang nafe-feel nyo para sa kanila. Na handa na kayong pumunta sa next stage ng inyong relationship. Okay? Okay, so yung kanina po, yung sinasabi kong mabigat na energy na napipick up ko, no? Sa Ace of Wands na ito, at sa Hangman, at sa Five of Wands. Ito po kasi, meron ako nakikita na napipick up na energy na may tendency, etong Pisces na ito, ikaw Pisces ha, may tendency na mabubuntis ka itong taon na to. Okay? So, hindi ko lang sigurado kung first time mangyayari sa ito, no? Maari siguro sa ibang Pisces, first time lang kayo mabubuntis ngayon, ano? Meron naman siguro yung ibang Pisces, ilang pang second time na. And then, kumbaga, hindi pa kayo kasal. Okay? So, may tendency na pagka sinabi nyo to sa partner nyo, maaring matakot yung partner nyo, kung babae man, or maaring kayo rin mismo, no, matakot kayo dahil nabuntis nga kayo na hindi pa kayo kasal or hindi nyo pa napag-uusapan yung tungkol sa mga ganitong klaseng bagay. Ngayon, may tendency mauwi rin to sa away, ano, magtatalo kayo. So, ayokong masyado maging negative, ano. So, kung mayroon ganitong magiging experience kayo, no, lalabas na experience, ang advice ko lang, pag-usapan yung dalawa, no. And then, bago kayo gumawa muna, bago mangyari itong pagbubuntis na issue na to, no? So, bago kayo gumawa ng isang bagay, kailangan protection, okay? Magprotektahan nyo yung bawat isa, okay? Para hindi mabuntis ang isa, okay? So, para hindi mauwi sa kung anumang gulo ang mangyayari, ano? Okay, so, yan ang masasabi ko, no? Pero, lahat naman madadala niyan sa usapan, ano? So, kailangan, dahil kayo ang involved dyan, kayo ang may relasyon, pag-usapan nyo ng maigi, okay? Kung handa na kayo,
So siguro kung handa kayo, maaaring gumawa kayo ng mga ganyang bagay, ano? Pero kung hindi naman kayong handa, masasabi ko lang, protektahan niyo ang sarili niyo, okay? And just in case naman na ayan na nga, nabuo na, so maaari siguro yung pamilya niyo, no? Maaring hindi ko lang alam kung estudyante kayo or ilang taon na kayo, no? Pero magkakaroon ng pagtatalo sa bawat sa kayong mismo, kayong magkarelasyon, pati yung pamilya nyo. So, kailangan pag-usapan nyo na maigi, i-balance, okay? At mahirap na kasi, no? Lalo na pag nalaman ng mga kapitbahay, mga chismoso, baka mapag-chismisan lang kayo. So, hanggat maaari, unahin nyo po muna yung kung kanino kayo maghihingi ng payo. Bawa yung sa mga kaibigan nyo na hindi masyadong madaldal, ano? Para maiwasan natin ang mga kachismisan. Okay? So, kung sino man yung lalaki sa inyo na kabuntis, kailangan, Pisces, ha? Kung ikaw ang lalaki na kabuntis ka, tumayo ka, umano ka ng responsibilidad mo, no? Okay? And then, kung ano man ang challenge na mangyayari, nahaharapin nyo, eto, no, pagkatapos na malaman nyo yung pagbubuntis na yan, or kung ano mang hindi in-expect na mga bagay, no? So, kailangan tanggapin nyo, okay? Harapin nyo yan. Okay? So, kung bawa, gusto nyo rin naman magpakasal dahil na, ayan na nga, nasabit na kayo, no? Nakabuo kayo. Well, kailangan talaga balansehin nyo, and then masasabi ko na lang responsibilidad, okay? At hindi yan yung usually sinasabi ng mga magulang natin, ano? Hindi ang pag-aasawa is hindi yan bagong lutong kanin na pag sinubo mo sa bibig mo at napasok ka, iluluwa mo agad, okay? Hindi ganun kadali yan, okay? At tandaan nyo, pag nabuntis kayo, bata, magkakaroon na kayong baby. Okay? Tao yan, ha? Ayoko na ganitong, ayoko na ganitong ending. Pero, masasabi ko na lang, dalhin nyo yung lahat-lahat ng, kung ano yung naging resulta, no? Kung nagbuntis ka man, ano? So, dalhin nyo yan sa in a positive way. Okay? So, okay, Pisces. So, kay Pisces, ito ang iyong reading, Hula Kapalaran, Pag-ibig mo sa buwan ng November, or masasabi natin sa taon ng 2020. So, good luck na lang sa inyo, Pisces! At hanggang dito na lang po. Namaste! Bye-bye! At doon po sa mga cross-watcher, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share at mag-subscribe po kayo sa akin channel. Salamat po. Bye-bye.